Ate, bali bunot ka na lang muna ng question. Ayan. Para marami ata. Ako na lang magbabasa. Pilipinas to. Ito yung question po. Anong mas masakit? May label o wala? May label o wala? Kung anong mas masakit? Ah, syempre, mahirap yung walang label. Kasi lalo na sa generation natin ngayon, no? Kasi, for example, MU, parang kinoconsider na yun as label, which is hindi talaga. Kasi kapag gusto nyo isa't isa, automatic yun. May label na yun dapat. Pero, yung mga ano kasi ngayon, parang takot lang sa commitment or what, diba? O, syempre, agree-agree lang yun. Ayun, so, ang mas masakit is yung walang label. Yeah, kasi pero na-experience ko na rin yun. Pero kinonsider ko na rin na after so many realizations, na-realize ko na ay parang mag-boyfriend-girlfriend kami kasi hindi ito gawain ng, alam mo yun, na parang naliligaw siya. Kasi usually kapag manliligaw ka, dapat, alam mo yun, pupursu mo yung babae, no? Hindi porque kapag naligaw ka, may chance ka. Kasi kapag naligaw ka, magtitake ka ng risk. So, yeah, mas masakit yung walang label. At saka ang hirap mag-expect ng too much pag walang label, di ba? Oo naman, no? Kasi kapag nag-expect ka, ibig sabihin nun, you're committed to each other. Ang hanggang, atin lalim na. Kung laude ka daw, eh. Pwede. Thank you. At bali, anong ma-advise mo sa mga taong nasasaktan ngayon? Sa mga taong nasasaktan ngayon, deserve. Charot. Taong, joke lang. De, joke lang. Sa mga taong nasasaktan ngayon, I hope na may makuha kayong lesson, no? And talagang tayo dapat we should wait for the right time kasi no. 'Di ba, kasi kung ayaw mo masaktan, maraming confirmation, maraming signs na ibibigay noon si Lord, no? Pero dahil nga maraming tao yung nasasaktan ngayon, marami kasi nagmamadali, no? Kasi akala nila yung, alam mo yun, yung loneliness nila. Hindi kasi ibig sabihin na kapag lonely ka at alone ka, kailangan mo ng taong may kukompleto sa'yo. Kasi ako ha, para sa akin, magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, kapag kompleto ka na. Totoo, tama. Kapag alam mo na yung worth mo, no? Hindi mo hanapin sa ibang tao yung worth mo. Kasi kapag sa ibang tao mo hinanap yung sarili mo, tapos nawala yung tao mo yun sa'yo. Nawala ka ulit, back to zero. Yeah, back to square one na naman, which is mali. So, bago maging committed sa isang relationship, dapat maging complete ka muna, no? Yun muna i-person natin. Maging complete ka muna before anything else. Para kapag sa susunod na nasaktan ka, hindi ka na magbaback to zero kasi alam mo na yung worth mo. Ang galing ni ate, guys. Thank you, ate. Thank you. Thank you so much. Bunot ka na lang muna ng question. Tapos babasahin ka. Magkakabahan at sige, ako na lang magbabasa. Kung makakausap mo yung ex mo, anong sasabihin mo? Anong sasabihin ko? Ano? Oh, wait, ask ko lang. Ano ba? Okay ba yung breakup? Oh, may closure ba o wala? Walang closure. Ano yung gusto mong sabihin sa ex mo? If ever na makausap mo ulit siya. Alam mo, isang sorry lang talaga hinihintay ko. Isang taon kong, isa dalawa, binigyan kita ng pagkakataon. Lahat ng chance binigay ko sa'yo para yung sorry na yon ibigay mo sa akin para lang sa ikakatahimik ko. But, ayun nga, alam ko naman ngayon na masaya ka na, so I don't see any reason para humingi ka pa sa akin ng closure. Ayun lang. Oh, grabe! Ate, bakit ano nangyari? Joke lang, masyado nang pinapapasukan yung buhay. Uy, pero ang sakit no, parang ang sakit talaga nung breakup. Ang sakit, sobra. Thank you, ate, sa pagsagot. I hope na sana maging masaya ka na rin, kaya ng ex mo. And, masaya siya mga, deserve ng, lahat naman tayo deserve maging masaya. Siyempre, ikaw din deserve mo maging masaya. Diba? Hindi pwedeng siya lang yung masaya, pati ikaw dapat. Dapat lang. Thank you, ate. Thank you, ate. At, anong advice mo sa mga taong nasasaktan ngayon? Sige.
iiyak niya lang talaga yan. Yan lang yung solution. Huwag niyong pipigilan yung emosyon niyo na mag-burst out. Kung kinakailangan isang taon kayong umiyak, go. Pero siguro bigyan niyo yung time niyo. Like, for example, iset niyo yung sarili niyo na sige, 1 month kitang iiyakan gabi-gabi. Pero after 1 month, enough na. Enough na. Okay na yun. Thank you, ate. Ang galing ni ate, guys. Sobra. Thank you sa pag... Bali, bunot ka na lang ng question po muna. Tapos ako na magbabasa. Ay, no pressure to, ha. Laki, ah. Bali, ikaw ba yung yung dumating ka na ba sa point na parang yung sa relationship nyo, tinigil mo na lang? Ito yung question, bagay na bagay sa'yo. So, ito yung question. Bakit mas pinili mong tapusin kaysa ayusin? Kasi ang hirap magtagal kapag yung alam mo nang mali. So, syempre parang nasa isip ko kapag tatagal pa yun, parang mas mahirapan ako mag-move on. Totoo, mas lalala, no? Paano mo ni-resolve yung pain na naramdaman mo nung tinapos mo? Syempre masakit din yun sa'yo kasi mahal mo yung tao pero kailangan mo nang tapusin. Wala, pumunta ko ng Bicol. Naglibang lang. Oh, ganun din yung ginawa ko. Nagpakalayo. Lumayo ka dun sa lugar kung saan maraming nabuong memories, right? Nag-English ako, V. pero na, worth it naman yung paglayo mo. Oh, worth it. Worth it naman, diba? Pero this time, bumalik ka na. Sana? Hindi. Bumalik ka na ba? Okay ka na ba ngayon? Okay na. Kasi nakabalik ka na dito. Taga dito ka ba talaga? Dito ka ba na broke? Taga na no, dito. So, ano masasabi mo sa mga tao na nasasaktan ngayon? Advice po. Huwag kayong marupok. Kasi, ayun lang. Yun lang. Huwag kayong marupok. Huwag madaliin, no? Minsan, deserve ng tao kung babalikan sila o hindi. Depende sa effort ba? Depende sa effort. Kasi may mga tao di naman nag-e-effort pero binibigyan ng chance. Thank you, ate, sa pag-ano. Basta guys, huwag daw kayong marupok, sabi ni ate. Yan lang. Thank you. Ate, bali, bubunat ka lang ng question. Taka na lang magpapas. Ay, isa lang. Oh my God. Para sa'yo, what is your biggest trauma po? Ay, trauma. Actually, yung akala mo, ikaw talaga, pero at the end, malalaman mo, meron palang iba. Sabi totoo, legit. Yes. Kasi, so, ano yung mga ginawa mo para maging okay? Actually, kasi that time, I was really down talaga. Kasi yun yung first relationship ko. Tapos, yung ginawa ko, talagang acceptance lang. Kasi yung di mo na makakalimutan ko anong ginawa sa'yo ng tao, talagang yun ang ginawa ko. Nag-move forward ako, kahit mahirap. Totoo yan. Pero ang hirap, di ba? Pero wala tayong choice, kundi mag-move forward na lang. Pero thank you, ang galing ni ate. Grabe yung pinagdaanan niya. First relationship, naloko agad. Naloko agad. Thank you, ate. Anong masasabi mo sa ibang mga naloko din? Siguro, sa una, piliin niyo yung tao talaga na comfortable ka, na mapagkakatiwalaan mo. Yung iisipin mo talaga kung talagang totoo siya sa'yo in the first week. Kasi pwede kang maloko, words lang eh. Pero tignan mo kung paano kanya itrato. Yes. Lalo na sa mga babae. Ito lang yung advice ko sa inyo. Kapag may isang lalaki na pumasok sa inyo, huwag kayong neto, yung ako na lang babayad sa sa pagkain ko, hindi. Ihayaan niyo yung lalaki na i-treat kayo. Kasi doon niya mapapakita kung ano talaga yung niya sa iyo, feelings niya. Kung ano talaga yung nararamdaman niya towards you. So hayaan niyo siya na mag-effort. Doon pa lang malalaman mo na kung gaano siya ka-sincere sa iyo. Alam niyo na, guys. Huwag kayong maglalabas ng pera, bayaan niyo silang maubos yung pera nila. Na naging kayo na, dun kayo maging fair. Hati-hati na dapat, no? Thank you, ate. Thank you. Thank you po. Thank you. Bale, ito yung mga question natin ate. Sorry yung lalagyan, RDL lang na kaya. Bunot ka na lang ate. Skin, ako na lang magbabasa po. No pressure yung sagot ate. Nagpalaya ka na ba ate? Minsan ba nagpalaya ka na kahit ng taong mahal mo pa ganun?
Nagpalaya, hindi. Hindi pa? Hindi pa, kasi pagmahal ko pa yung lalaban. Oy! Pero may time na dapat na rin kasing palayain, di ba? Bale, ito yung question natin. Paano mag-move on ng walang label? Paano mag-move on ng walang label? Maghanap ka ng iba, de Diyos. Wale, wale, ba't yun? Wala, siguro tanggapin mo na lang na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Paano pag di matanggap? Pero, di ba meron kasi yung mga tao na walang label, pero yung sweetness, parang merong commitment. Then, ang hirap kasi mag-adjust and ang hirap mag-move on kapag nawala yung taong kinasanayan mo na ganun yung tarato nyo sa isa't isa, yung sweet kayo. Parang, nag-expect ka ng too much kahit walang label, di ba? Pero kung sweet siya sa'yo, tas wala kayong label, hindi ba parang pinapaasa ka lang yun? Diba, kayo may mga ganong tao. Ate, painom nga ako. Ano, tama naman. May mga tao din kasi na nag-expect ng too much sa mga taong sweet din, diba? Mali mo, sweet pala siya sa lahat. Tapos ikaw, nag-expect ka. Di mo muna inalam. Diba, ate? Pwede. Pero para malaman mo yun, kailangan mo umamin. Totoo naman. Then, ang hirap din magtago ng feelings, diba? Hindi mo malalaman kung kaya talaga para sa isa't isa kung hindi ka aamin. So, ate, anong ma-advise mo sa mga taong nasasaktan ngayon? Mag-move on. Si ate, parang okay lang sa kanya may nasasaktan ka dyan. Binder than that. Hanap ka iba. Alam, puro hanap iba. Siguro nag-hanap. Ate, na kailangan hanap ka na. Kasi kung hindi ka mag-hanap, hindi mo mahanap yung para sa'yo. Kung mag-i-stock up ka lang sa taong sinasaktan ka, paano mahanap yung masayahan mo, diba? Di ba pwedeng after, bago maghanap, mag-self-love muna, hanapin muna yung sarili, buuhin muna yung sarili. Better naman. Samaya ka muna sa'yo. Tama, tapos maghanap ka na, yun yung gusto ko. Thank you, ate. Ito yung question, kuya. Para sa'yo, mas better ba na may closure o okay lang na hindi na lang mag-usap? Namemeraso na. Sakto ba yung tanong? Ah, eh. Based on my experience. So, based on your experience yung sagot? Hindi. Depende kasi sa tao yan. May mga ibang tao na ayaw nila na ipag-usap, gusto na lang nila. Time heals na nga, di ba? Yung sabi nila. Yung iba naman, gusto ng clarification kasi parang lalo na sa mga taong naiwan kasi gusto nilang malaman kung ano yung rason bakit sila iniwan. Kasi, di ba? Kasi parang kapag bigla ka nalang iniwan sa ere, yung wala kayong closure, hindi mo alam kung anong maling nagawa mo, paano ka mag-i-improve? Di ba? Yan. Eh, kasi di ba meron ding mga tao na gusto lang nila ng closure kasi mahal pa nila yung tao, baka daw maayos pa, di ba? Yung humihingi ng closure, parang humihingi rin ng chance yun eh. Iba ang closure sa nanghihingi ng gusto mag-comeback. Kasi ang closure, ibig sabihin, may isa kayong may open relationship kayo na gusto niyong isara, na gusto niyong matapos, na magkaroon ng dulo. Ang comeback kasi, yun yung gusto niyong ipagpatuloy kung ano yung meron kayo. So, kaya siguro din mo iniinom yung kape mo kasi matapang pero hindi pinaglaban. Pero ito naman yung anong ma-advise mo po sa mga taong nasasaktan ngayon? Hindi ka din masasaktan. Ay, hindi niya masasaktan. Kasi nasasaktan pa siya, sorry. Pero may mga lesson naman na natutunan po. Meron. Lahat naman ng experiences, may lesson ka matututunan. Nasa sa'yo na yun kung paano mo ma-overcome kung kunwari pain. Siyempre, may pain na naramdaman doon. Kung paano mo yun ma-overcome, paano yun mag-heal. Nasa sa'yo na yun. Totoo, yung ganda. Ang galing na kuya, grabe. Pero guys, sorry, hindi niya pa kayo mabibigyan ng advice kasi pare-parehas kayo na nasa pain pa. Ay, pero thank you, kuya. Thank you so much. Ganun lang. Thank you. Welcome po.